Ako orong dito, and I said, I would stake my honor, my life, and even the presidency. Bagong bayani ng aming panauhing pagdangal ay si Kuya Bongo, assistant sa pagtulong sa bayan. Panginoon, pagpalain mo ang araw na ito na tunay kami ay iyong instrumento ng iyong kapayapaan. At sinabi ni God Jose Rizal na ang disiplinadong kabataan ngayon ay pag-asa at kayamanan ng bayan sa darating na henerasyon. Pagpalain mong gawain ito na kami rin ay yung pinagpapala na may banal na takot sa iyo at tunay na sumusunod sa batas. Maging inspirasyon ng mga magulang at higit sa lahat, isang tunay na pinagpapala na bayan at mga kabataan. Ang lahat ng ito ay niling namin sa kapangyarihan mo at sa iyong Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Thank you, sir. Please be seated. And now, ladies and gentlemen, let us hear the welcome remarks of the Deputy Director of PCRG, Police Senior Superintendent Bartolome Bustamante. Ang mahal dating panauhing pandangal, Secretary Christopher Lawrence Kuya Bongo, na ipakikilala sa atin mamaya, ang ating butihing Chief PNP, Police Director General Oscar David Albeldi, sir. Ang ating command group, ang ating Police Deputy Director General Fernando H. Mendez, sir. Ang ating TCDS, Police Deputy Director General Camilo Pancracios Cascolan, sir. Ang ating representante ng ating NYC, ang ating Acting Director ng Directorate for Police Community Relations Group, Police Chief Superintendent Benigno Durana Jr., sir. Police Chief Superintendent Rodel O. Ceremonia, Director, PCRG. Ang ating mga mag-aaral na galing sa iba't ibang paaralan sa Metro Manila, University of Manila, na pinamumunuan ni Dean Sonia de la Cruz. Ang ating University of Caloocan City na pinamumunuan ni Ginoong John Nicholas Junio. Lyceum of Palabang na pinamumunuan ni Dr. Ricardo P. Aquino Jr. Philippine College of Criminology na pinamumunuan ni Dr. Cholo Galendez. Samson Colleges na pinamumunuan ni Dr. Emilio Riofrio. New Era University na pinamumunuan ni Ginoong Noni Pasol. Manuel L. Quezon University na pinamumunuan ni Professor Ludilito Umali. Bisling Colleges of the Philippines na pinamumunuan ni Dr. Antonio A. Dawagan. Lacson Colleges na pinamumunuan ni Binibining Milagros A. Carrasco. Camp General Emilio Aguinaldo High School na pinamumunuan ni Ginoong Romel Vicente Naku at Binibining Cheryl Nicolas. Camp Crami High School na pinamumunuan ni Binibining Anita Joan Tana. Mga kaibigan sa larangan ng media, yung ating representante sa Associations of Chief of Police Accredited NGOs, ang ating Bantay Bayan, si Taco, Axert, at marami pang iba.
mga pinagpipitagan namin mga bisita at mga kaibigan, isang maganda at mapagpalang umaga sa inyong lahat. Ngayong araw na ito, kami po mula sa hanin ng inyong pambansang pulisya ay lubos na nagagalak at na nakasama kayo sa makabuluhang pagtitipon na ito. Ang kabataan kontra droga at terorismo or KKDOT ay aming inulunsad upang magbigay daan sa isang napakahalagang ugnayan ng kapulisan at ng mga kabataan. Ito ay isang magandang pagkakataon upang sama-sama at tulong-tulong nating mapigil at marahil tuluyang masugpo ang mga problema na kinaharap ng ating bansa, lalo na sa isyu ng droga at terorismo. Kasama ang iba't ibang gobyerno gaya ng Department of Interior and Local Government, Philippine Drug Enforcement Agency, Department of Education, Commission on Higher Education, Department of Social Welfare and Development, National Youth Commission, Armed Forces of the Philippines, non-government organizations, at iba't iba pang ahensya at sektor ng lipunan na may layuning mapalakas at may taguyod ang napakahalagang papel ng kabataan sa komunidad, ay ating nabuo ang KKDOT upang magsilbing oportunidad at angkop na daan sa inyo na kumilos, makibahagi at maging instrumento sa pagsulong sa ating laban sa mga tiwaling bagay na sumisira sa ating lipunan. Kaya naman, hinihikayat namin ang bawat isa sa inyo na yakapin at patuloy ninyong suportahan ang hakbang na ito, ang kabataan kontra droga at terorismo, dahil naniniwala kami na kayo ang magiging mabisang sandata at susi sa katatagumpay ng ating proyekto at aktibidad na sisimulan bilang bahagi ng programang ito. Ang Philippine National Police at mga iba't ibang grupo na nandito ngayon ay malugod na nagpapasalamat sa inyo. Maraming pong salamat sa inyong pagdalo at inaasahan namin na ito ay magiging simula ng ating pagkakaisa at pagtutulungan tungo sa payapa at ligtas na kinabukasan ng ating pamayanan. Maraming pong salamat at mabuhay po tayong lahat. Thank you very much, sir. At this point, we would like to request the director of the Police Community Relations Group, Police Chief Superintendent Rodel Sermonia, for overview of the Kabataan Kontra Droga at Terorismo. Magandang umaga po, mga kabataan. Ano nga ba ang tinutukoy na banta ng kinabukasan ng ating mga kabataan? Gaano ba kalubha ang mga bantang ito sa ating mga kabataan, ang ilegal na droga at terorismo? Panoorin po natin ang isang maikling audiovisual presentation para mabigyang linaw ang mga katanungan ito tungkol sa kasamaan ng illegal na droga at terorismo. May we call the attention of our students to please watch the ABP. NDA, NDF, ikay magpapalinlang. Hindi ako si Anton! Ako si Ben! Si Kaben! Nakalimutan mo na ba, Kalora? Ha? Nasaan ang mga anak natin? Nasa Ginyangan? O sa Gumakal? Saan mo tinago? Gusto ko na makita ang anak natin! Kaya mas mabuti pa, umamin ka na! Na nagtaksil ka sa kilusan! Nagtaksil ka sa bayan! Hindi ko alam! Kinapkap kita! Kayo! Kinapkap pa kayo! Nung gutom kayo at wala matuluyan!
kasama! Hindi ako nang tangsil sa layunin natin! Democratic forces in the Philippines. The biggest of these is Bagong Alyansang Makabayan, or Bayan in short. Biggest component organizations are Kilusang Mayo Uno, which is the labor center, si Kilusang Magbubukid ng Pilipinas, or KMP, Gabriela, the Women's Alliance, League of Filipino Students, Alliance of Concerned Teachers, Cadena, and so on. Agosto 21, 1971, naganap ang Plaza Miranda bombing na kumitil sa buhay ng 9 na tao kasama ng isang mamamahayag at isang 5 taong gulang na bata at nag-iwan sa mahigit na 100 katao na sugatan. Plaza Miranda bombing ay bahagi lamang ng isang seri ng kampanya na ginawa ng CPP. Ito yung bahagi na sinasabi naming Oakland, big leap forward. Sa anumang parte ng ating kasaysayan ay magugunitang hindi nawawala ang mga kamay at kuko ng CPP, NPA, NDF na pilit na buhabaon sa iba't ibang hibla ng ating lipunan. Isa sa mga patunay nito ay ang pagpasok ng kanilang mapagdinlang na impluensya sa mga komunidad ng mga lumad kung saan nakabuo ang mga ito ng lihim na gobyerno o shadow government na nagbunsod ng kanilang pamawalakad sa mga komunidad ng mga lumad. Ang mga kabataang estudyante sa mga universidad at kolehiyo ang itinuturing na di matutuyo ang bukal na pinagkukunan ng mga kadreng politikal ng mga teroristang NPA. Hinihikayat nila ang mga kabataan sa romantisismo ng pagsisilbi sa bayan o serve the people. Ang mga sumusunod ay ang hakbang-hakbang na proseso ng mga komunistang NPA sa usapin ng pagre-recruit sa hanay ng mga kabataang estudyante. Nakahihikayat ang kilusan ng mga kabataan sa pamamagitan ng iba't ibang mga legal na organisasyon sa loob ng universidad kagaya ng League of Filipino Students, Gabriela Youth, Anak Bayan, at Student Christian Movement of the Philippines. Kapag nakapasok na o na-recruit na ang mga kabataan sa pamamagitan ng mga legal na organisasyon, ay binibigyan sila ng mga pag-aaral, partikular na ang maikling kurso ng lipunan at rebolusyong Pilipino, at marami pang ibang pag-aaral na nakadisenyo upang unti-unting lasunin ang kaisipan ng mga ito. Pinalalahok din ang mga kabataan sa iba't ibang kilos protesta, kagaya ng mga boycott ng klase, rally, at demonstrasyon laban sa gobyerno. Wala kami mapapala sa'yo. Traitor ka raw, sabi ng matataas na organo. Ayun, simulan mo na. Takbo! Oh, God, kuno ka, oh.
huli ang isa. Tiyak takbuhan ng lahat, sabay-sabay mawawala. Imulat mo ang iyong mata at buksan mo iyong isipan. Puksain natin ang droga sa buong kapaligiran. At baguhin ang sistema na lumamon sa ilan. Huwag mong hayaan na lasunin ang buong sanlibutan. Siguro ay may pag-asa pa tayo na makaahon. Mahal kong Pilipino, makiisa at makibangon. At magtulong-tulong, hanapin natin ang sagot. Itatama ang mali sa pinagbabawal na gamot. Maraming buhay ang nasayan ang dahil lamang sa droga. At maraming mga kabataan din nakapagsuot ng toga. At huwag nating hintayin na tayo pa biglang buhayin ang ating Panginoon. Kundi pa natin mapaguhin. Baguhin ang sistema ng Pinas kasi di kayang sigmurain ang lahat ng mga bagay na di kayang malutas. Nababaligtad ang lahat, pati na ating batas. Dahil sa maling gamot na sa atin ay tinutungo. Kung sino pang pinuno ay sila ang pasimuno. At saan nga ba patungo ang iyong nilalakaran? Pagpapalit sa droga ang iyong kinabukasan. At lagi mo tandaan na ang ating pagsisisi ay wala sa unahan. Ito'y laging nasa huli, kaya tigilan mo na yan. Dahil walang mapapala kapag tuloy sa pagbata. Yan ba ang mapapamana mo sa iyong mga anak? At para to sa lahat ng tao na kayang magbago, may Panginoon, kaya huwag na huwag kasusuko. At kung ayaw mo sa droga, para sumama ka. Sistema ng mali ay ating pagpapinat. Sa pagbabaan na sa droga ay lulog, tigilan mo nigit. At bumaong ka ng pasulong, atakin mo sarili mo. Sa pataas ni sa baba, wala kayang mapapala. Sakit lang ang magagawa. At pag ikaw ay nadapa, magsimula ka na muli. Itama mo lahat-lahat na nagawa mo na mali. At sa bawat sandali na ikaw ay nabubuhay, ibahin mo ang lahat, pati na ang pamumuhay na iyong pinasanayin sa estado ng Pinas. Huwag mong hayaan na tuloy ang maligaw walandas. Habang ikaw ay may pag-asa, pasubukan mong magbago ng iyo na makamit ang tunay na pagbabago. Kung sangayon ka sa akin, haligan at sumama. Sugpuin natin ang droga at baguhin ang sistema. Kalimutan mga bagay na sa'yo'y nakasama. At ituwid mo ang iyong buhay nang hindi ka mawala. Sabi ni Dr. Jose Rizal, ang kabataan ang pag-asa ng ating bayan, na ang kabataan ang magiging kasangkapan upang ang ating bayan ay tuluyan ng yumaman at mas maging kapakipakinabang. Pero tama pa nga ba ito? Tama pa ba na ang kabataan ang daan para sa maayos na kinabukasan? O sila na ang magiging dahilan para tuluyang ang ating bayan ay wala ng kalagyan? Lingon sa kanan, lingon sa kaliwa, lingon sa harap at sa likod, ano nga bang iyong makikita? Hindi ba't mga kabataan na mukhang wala nang pakialam sa ating lipunan? Tumingin ka sa likod. May mga magbabarkadang sa gabi ay nagwawalwalan. Imbis na libro ang tutukan, bakit isang bote, yelo at kulutan ang nagiging karamay? Huwag naman sanang hintayin ang oras na ang init ng alak ay kumalat sa bawat sulok ng iyong katinuan. Na sa kahalayan ay bigla kang magiging isang magaling na tagaganap. At meron pa, may mga kabataang inuuna ang paglalaro ng Dota, ROS at MOBA. Oras ng pag-aaral pero bakit nasa computeran sila? Tumingin ka sa kaliwa. Bakit ang daming kabataang marurupok? Na sa pag-ibig ay tuluyan lang nagpatiklo. Sa bawat essay ay walang masulat pero kapag araw ng mansari sa karelasyon ay daig pa ang makata sa haba ng tinalatang litanya. Social media nga ba ang sa kanila'y nagudyok? Tingin nga ulit sa kaliwa. May mga kabataang nawalan na ng katinuan. Sa Facebook na puno ng larawan, mga larawan nakita na ang buong katauhan. Kapag nakatanggap ng mali at masakit na komento ay hihingi ng respeto. Ikaw ba? Irespeto mo ang sarili mo? Tingin sa kanan. Bakit tila mata nila ay nanghuhusga? Ganyan ba? Ganyan ba ang kabataang naisip ni Jose Rizal? Bakit parang mali? Mali na nasabi niya ang kabataan ng magiging pag-asa. Dahil sa halip na tumulong at gumawa ng advokasya ay naroon sila at nagbubulong-bulungan ng panlalait at pangungutya. Tingin ka na sa harap. Nakikita mo ba? Ang mga kabataang wala nang galang sa mga nakatatanda. Wala na sa isip nilang ang kanilang magulang ang dahilan kung bakit sila sa mundo ay nananahan. Nakalimutan na nila. Nakalimutan na nila ang 9 na buwan na paghihirap ng kanilang ina. Ang 9 na buwan na tiniis niya makita lamang ang kanyang magiging anak. Pero ngayon,
Masaya pa kaya siya? Nang ipinanganak niya ay hindi na siya kinikilala bilang kanyang ina. Tila siya pa ang magulang kung umasta. Makapagtaas ng boses, akala mo siya ang nagpapakain sa buong pamilya. Pero ang totoo, pabigat lang siya sa kanyang ina. Ganito ba? Ganito ba ang lahat ng kabataan? Kasi kung oo, nakakalungkot naman. Pero mahaba pa ang araw. Hindi matatapos ang oras at ang pag-ikot ng mundo ay walang katapusan. May magagawa ka para ayusin ang iyong buhay. Minsan ka mang nagkamali, sana ay gumawa ka ng paraan para patunayan. Sinabi ni Dr. Jose Rizal, ng kabataan pa rin ang pag-asa ng ating bayan. Maraming salamat sa iyong panunod. Sana ay magbunga ng kalinawan ng pag-iisip ang aming itinanghal na audiovisual presentation. Sa ating mga magulang, huwag nating payagan na malason ng mga taong sangkot sa iligal na droga at terorismo ang ating mga anak. Maraming salamat po. At this juncture, may we request our guest of honor speaker, Kuya Christopher Lawrence Bongo, for the pledge of commitment to our students and youth sectors. Sir. Taas yung inyong kanang kamay. Magsitayo po tayong lahat. I state your name of state your address. Take this pledge to commit myself with utmost sincerity to uphold the Kabataan Contra Droga at Terrorismo Program of the Philippine National Police. I pledge to cascade the Kabataan Contra Droga at Terrorismo Program and take the right action to fight against illegal drugs and terrorism-related activities.
as an individual and primary member of the youth community, I pledge to do my duties and responsibilities to stimulate motivation to my fellow youth through active participation in community and school-based activities of the KKDAT program. That in my capacity as a member of the said program, I promise to uphold the objectives set by this program and inherit others to do the same. That I can be a good steward in the implementation of this program in empowering the youth to create and develop an organized and safer country to live in. So help me God. Congratulations po. Thank you very much, sir. At this juncture, students, ang ating panauhing pangdangal ay hindi na kailangan pakilala dahil kilalang-kilala po natin siya. Please don't, sir. Pero gusto ko pong hilingin na panoorin po natin ang 30 seconds video para mas makikilala pa natin siya. Panoorin po natin ang ating panauhing pangdangal. Dati nang magkakilala, ninong niya yung lolo ko, pero namatay na po yun. So, family friend po kami. And then, 1998, nung namatay po yung aid niya, ako naman po nagpresenta sa kanya na ako munang magsirbisyo sa kanya. Hanggang po unti-unti niyang nakuha ko yung tiwala. Graduate ng management mula La Salle University, si Go. And when I am unsure of the most appropriate course of action, I never fail to consult to discuss options with persons whom I trust and whose advice I value. My longtime aide, Bongo, and his team became instrumental in arriving at the right decision through proper consulting. Maraming salamat po. Ladies and gentlemen, let's all welcome our guest of honor speaker, ang kuya ng mga kabataan, ang bisyo ay magserbisyo, Kuya Bongo. Palakpakan po natin siya. Hello. Magandang umaga sa inyo lahat, sa mga estudyante, mga kabataan. Pasensya na kayo, mainit na. Pwede bang sumilong na lang kayo doon sa... Pwede ba yun? Pwedeng okay lang sa akin, sumilong na lang kayo doon. Ayokong, sa totoo lang, ayoko pong nakikita kayo na nainitan dyan at nagsasalita ako rito. Kasi kung nadyan lang kayo, dyan na rin ako magsalita sa mainit. Ilipat ko na rin tong podium dyan. Silong kayo kung saan nyo po gustong magsilong. Ayaw, grabe. Believe ako dito. Lahat ng mga nandirito sa harapan, may klase kayo ngayon? Wala. Wala? Ah, kaya pala, exempted kayo ngayon araw na to. So, lahat ng nandito sa harapan ngayon, itutur ko kayo mamaya. So, saan nyo gusto mag-tour? Sa SM o sa Malacanang? Nagsibalikan. De.
May mga General Sermonia, may mga boss sila. May mga boss sila. Hindi, ayoko talaga, sa totoo lang, sumisikip ang dibdib ko makita kayong nainitan dyan, tapos kami rito hindi nagpapainit. Pero since nagpainit kayo, lahat yung nagpainit dito, ituturo sa SM. May mga boss naman kayo, no? Magla-lunch, wala. Basta, ano, ititreat namin kayo ni Ipe sa SM mamaya. Diyan, malapit, dyan. Manood kayo ng pelikula ni Bato. Sansa. Panoorin niyo yung pelikula ni Bato dyan sa SM. Anyway, gandang umaga sa lahat ng mga kabataan. Nandito po kasama ko si Police Deputy Director General Fernando Mendez, ang ating Deputy Chief for Administration, Police Deputy Director General Camilo Cascolan, ang ating Chief of Directorial Staff, Police Chief Superintendent Benigno Durana, Police Chief Superintendent Rodel Sermonia, ang ating Director ng PCRG, Mr. Angelo Carrion Mamay, National Youth Ambassador of Peace, mga kapatid kong nandito, Head of Different Universities and Colleges, magandang umaga po sa inyo. Una-una, ang pakiusap ko lang po, ito pa, dito pa po si Mr. Dennis Coronel Makalintal, Mr. Angelo Carrion Mamay, ang ating Heads of School present, Mr. Paul Leviste, Professor ng College of Criminology. Saan siya ngayon? Ayun, sir. Dr. Milagros Carrasco, ating Dean, College of Criminology, Lacson College. Gusto niyo mag-pulis, no? Gusto niyo mag-pulis, no? Pagdating. Yung mga criminology. Hindi lang, okay mag-alala. Pag ano na, pagdating ng panahon. Basta qualified naman kayo. Tulungan namin kayo maging pulis. General Cascolan, General Mendez, mga pulis, oh. Ito parang nakikita ko to parati, oh, yun, no? Parang saka, nakita kita, eh. Ito. Tambay ka dun sa kanto, no? Miss Anita Tana, ating chairman ng Mathematics Department. Dr. Ricardo Aquino Jr., Program Chairperson ng College of Criminal Justice ng Lyceum of Alabang. Saan siya? Mr. John Nicholas Junio from University of Caloocan. Professor Umali, Program Head ng Manuel Quezon University. Dr. Antonio Dawagan, Dean ng Besley. Dami ah. Mr. Fernando de la Rama, Camp Aguinaldo Emilio. Konti lang kayo ah. Dr. Eliseo Galindez ng Philippine College of Criminology. Dr. Emilio Rio Frio ng Samson College of Science. Sana po wala na ako nakalimutan. Marahil itong isang kaibigan ko, hindi niyo na, kilala niyo na, no? Tayo ka? Kanina hindi ko siya na-introduce. Kung alam niyo sa PNP, meron pong tinatawag na adopted son, adopted member po sa isang klase. Katulad kanila General Cascolan, class 86 po si General Mendez. Meron po silang ina-adopt sa klase. Pag meron silang mga tinuturing na talagang kapatid nila sa klase nila, di ba? Ito naman si Ipe, tinagurian namin siyang iba po yung kanya sa Davao naman. Adopted father po ito ng Davao City si Ipe. Alam nyo bakit? Nag-iwan po siya ng apat na anak sa Davao. Uy! Puro kabataan yan. Mamaya maniwala sa iyo yan. Tapos live ka, oh. Tignan mo, alikot tumingin ka dito. Nakita ka, tabi ang camera, oh. Unwari ka pa. Naloko mo nga si Chris Aquino. Uy! Oy, hindi ko niloko si Chris. Minahal ko si Chris. At saka tingnan nyo na. Si Joshua, di ba? Oh. Tingnan nyo yung mga artista. Naglalagay, nakatago sa salamin kasi may tinatago. Wala akong tinatago. Oh. Ikaw talaga. Wala. Sutil. Idol niya yan? Oh, kita mo. Alam nyo si Ipe, kahit na may edad na ito, sa kanya nag-umpisa yung... Huwag niyo siyang tularan, ha?
Sa kanya nag-umpisa yung family planning. Walang ibang Pinlano yan kundi mga... Alam niyo ba 35 yung anak niya? Ay, hindi totoo yun, mga kabataan. Huwag kayong maniwala. Joke lang yun. Joke lang yun. Hindi, mahal namin to si Epe. Alam niyo, gusto niyang gawing pelikula yung buhay ni Mayor Duterte. Alam niyo ba, ikwento ko lang po sa inyo. Ayaw ni Mayor Duterte. Bakit mayor ang tawag ko sa kanya? Ayaw niya pong tawagin siyang presidente. Sabi niya, temporary lang daw yun paging presidente. Mas tawagin niyo po siyang mayor, mas lilingon po siya sa inyo. Tingnan niyo yung mga appointment papers namin noon. Wala pong nakalagay na honorable. Ayaw niyang nilalagyan ng honorable. Dahil para sa kanya po, kami ay public employee lang po. Tagapaglingkod lang po ninyo kami. So, alam niyo si boss, ito naman si Ipe, gusto niyang gawing pelikula ang buhay ni Mayor Duterte. Sabi ni Mayor Bong, sabihin mo kay Ipe, hayaan na natin pagdating ng panahon kung pumayag yung mga anak ko, sila Mayor Sara, na isa pelikula. Huwag lang ngayon. So si Ipe naman, pilit ng pilit. Sabi niya, sabihin mo kay Ipe, okay lang sa akin maging kaibigan kami, okay lang sa akin maging barkada kami, okay lang sa akin maging kumpare kami. Ang problema po, naging kumpare kami sa apat na anak niya, sa Davao pa lang yun. Ano ka ba? Totoo naman, nagsasabi naman ang totoo. Nakakaya sa mga kabataan. Baka maniwala yan. Ano ka ba? Anyway, alam niyo po, bibilisan ko na lang po ha. Pag may, sabi niya buong kausapin mo si Ipe, na tanggihan mo siya na hindi siya masasaktan. Alam niyo po ba ako yung inuutosan ni Mayor o ni Pangulo pag meron po siyang tinatanggihan sa gobyerno, pag meron siyang sinisibak sa gobyerno. Halimbawa, ito yung tinatawag na bearer of the bad news. Ang pinakamasarap sa lahat, pag ikaw yung magsasabi ng good news. Halimbawa, may ina-appoint siya sa gobyerno, Secretary si Mato, si CPNP Albayalde. Ano bang pinagbibili ni Pangulo pag may ina-appoint siya sa gobyerno? Ang sinasabi niya, do what is right and avoid corruption. Hindi po siya nakikialam kung paano mo patakbuhin yung opisina, kung paano mo pagdadalhin yung opisina, kung sino yung RD mo, sino yung PD mo, o sa DNR, ang tawag doon, RED. Hindi siya makikialam. Isa lang po mananagot, yung hepe. Ang pinakamahirap sa lahat po, pag may sinisibak siya sa gobyerno. Ito ang sinasabi ni Pangulo, ha? Kahit na tumulong ka nung kampanya, kahit na nagpapawis ka nung kampanya sa kanya, pag pumasok ka sa korupsyon, sabi ni Pangulo, maghiwalay-hiwalay tayo. Dahil para kay Pangulong Duterte, interes ng bayan bago interes ng pagiging kaibigan. Ganon po si Pangulong Duterte. Yun ang totoo lang ha. Ngayon, ini-explain ko lang sa inyo para ma-relate nyo kung paano ko tinanggihan si Ipe. Tuwing may sinisibak si Pangulo sa gobyerno, bago lang po, undersecretary, mga chief ng offices, eh pumasok sa corruption eh. Ah, doon ko napatunayan, napakatibay ng gawang Pilipino. Tangkilikin niyo po ang gawang Marikina, yung sapatos sa Marikina, yun po ang suot ni Pangulo. Alam niyo, totoo yun. Yun yung ginamit niya, sinipa niya yung isang official ng government. Kasi corrupt eh. Nung sinipa niya, tumalsik yung sapatos. Tiningnan ko, kala ko nasira yung swelas. Hindi po nasira. Lumipad lang yung sapatos, pero yung swelas po, intact. Wala pong nangyari. Kaya lang, nung tiningnan ko yung muka nung undersecretary, paglingon ko gano'n, nakita ko talaga yung muka niya. May tatak eh. Made in Marikina. Hindi nasira. Mati, tangkilikin po natin ang gawang Marikina. Anyway, in-explain ko lang po sa inyo, galit si Pangulo sa korupsyon. Tulungan po natin. Kayo po ang pag-asa namin, mga kabataan po. Hindi lang po sa korupsyon, pati po sa droga at sa kriminalidad. Ngayon, balik muna tayo kay Ipe, ha? Tama na, okay. Nakaupo na ako dito, eh. Paano ko tinanggihan si Ipe? Sabi niya, buong kausapin mo si Ipe. Sabi ko, Ipe, alam mo ba na ikaw na yung pang-apat na pumunta na Davao na gustong gawing pelikula? Una, producer po ng Merdeka Films. Pangalawa, pumunta rin po si FPJ ng Davao. Tinanggihan rin ni Mayor Duterte. Pangatlo, si Rudy Fernandez. Pumunta rin ng Davao. Tinanggihan rin ni Mayor na gawing pelikula. Sabi ko, Ipe, ikaw na yung pang-apat. Sabi ko, patay na yung tatlo. Sabi ko, wag mo nang antayin na ikaw pa ang mamatay. Yun, takot mamatay, tumigil. Sino bang hindi takot mamatay? 35 yung anak mo. Uy!
Ano ka ba, live ka? Sandali. Tapos nasusunod ko yung kabataan. Sa totoo lang ah, hindi ko po sinisiraan si Ipe. Mahal namin to ni Pangulo. Kaya lang po, nung nakita ko may mga magaganda, please lang po, layuan niyo po si Ipe. Uy! Pag hiningi niya yung number ninyo, huwag niyo po ibigay yung tama. Kahit saan kami pumunta, nung nakaraang linggo po, pumunta kami ng Tarlac. Nagtitilian po yung mga magaganda sa likod. Sasabi ng isang lalaki, si Ipe, kahit na may edad na, may dating pa rin. Sabi ng isa, may asim pa rin si Ipe. Alam niyo, totoo po yan. Nung sumakay kami sa sasakyan, nakita ko po yung kilikili ni Ipe pinapawisan. Naamoy ko, maasim talaga. Uy! Walang asim ang kilikili ko. Ano kayo? Walang pawis, ho? Hindi, mabait ito si Ipe. Ay, salamat. Kaya lang, natupad na po yung pangarap niya na isa pelikula. Hindi lang po sa isa pelikula yung buhay ni Mayor Duterte. Kaya lang po, siya yung gumanap na Mayor Duterte. Yung isang araw, yung napanood yung MMK, ha? Siya po yung gumanap na mayor po doon. So, magaling, no, si Ipe? Magaling na artista yan. Pero ngayon po, director na po siya. Parati po siya nagagalit sa akin. Ayusin mo yung pag-ano mo, galaw mo nga. Parati itong ano, parating mainit ulo. Anyway, bibilisan ko na lang po. Ako naman po, hindi po ako nangangampanya sa inyo. And it is not proper mangampanya dito sa lugar. Nasa kampo tayo. Sabi ko, itago nyo lang po sa puso ninyo. Kung sa tingin ninyong sinong Pilipino makapagserbisyo sa kapwa Pilipino. Ngayon, ako po, marami akong gustong pakiusap po itong akin. Bibilisan ko na lang po. Pakiusap sa kampanya ni Pangulong Duterte laban sa droga. Huwag kayong pumasok sa droga. May chemical po yan na hinalo, na liliit ang utak ng mga tao. Marami pong naging biktima ng droga. Galit si Pangulo sa droga, galit din po ako sa droga. Galit si Pangulo sa kriminal, galit din po ako sa kriminal. Galit si Pangulo sa korupsyon, galit din po ako sa korupsyon. Please lang po, kayo po ang pag-asa ng ating bayan. Kaya may grupo po tayong inilungsad ngayon, yung kabataan kontra droga at terorismo. Alam ko po na kayo po ang makakatulong kay Pangulong Duterte. Tulungan nyo na lang po siya sa kanyang nalalabing tatlong taon po. Alam nyo, 74 years old na po si Pangulo Duterte. Ang hangarin niya po is kabutihan ng bawat Pilipino. At sinasabi niya sa akin, Bong, if not to the barest minimum, tatapusin niya talaga yung kampanya laban sa droga, terorismo, kriminalidad at korupsyon. Ito, ikikwento ko na lang po sa inyo. Aside from that, ako naman marami akong gustong gawin tulad ng improve the medical services throughout the country. Give me 5 minutes lang po akong bakit. Kailangan ko ma-explain sa inyo. Ano po itong malasakit center? Halimbawa, kayo, bata pa naman kayo, bihira pang nagkakasakit sa inyo. May mga magulang tayo na kailangan po ng napapagamot. Halimbawa, meron silang bill sa hospital, 67,000. Diba, tuwing Lunes, pupunta sila ng City Hall, hihingi sila ng tulong, bibigyan sila ni Mayor ng 10,000. 67,000 yung bill, ha? Martes, pipila po sila, pupunta sila ng DOH. Miyerkules, DSWD. Huwebes, pupunta sila ng PCSO. Biyernes po, pupunta sila ng PhilHealth. Nakaipon po sila ng 40,000. May balance pa po silang 27,000. So, bubunot pa po kayo. So, papatak yung bill ninyo, ubos yung pamasahin ninyo, ubos yung panahon ninyo. Subalit, kung meron po tayong malasakit center, meron na tayong 23 malasakit center sa buong bansa. Ano po ito malasakit center? Nasa isang bubong, nandun na po yung representative ng PhilHealth, PCSO, DOH, DSWD. Mag-aambag-ambag po sila ng kontribusyon. Halimbawa, nakaipon kayo ng 40,000. May balance pa kayong 27,000. Pero ito po, ang magbabayad nito, hindi na po kayo. Ang magbabayad po ng balanse ninyo, ang malasakit center na po, para wala na pong babayaran ang pasyente po. Pangalawa, meron pong express lane para sa mga disabled at saka sa mga senior citizens po, katulad ni Ipe, para hindi na po sila kailangan pumila. Pangatlo, ano bang kwalifikasyon ito? Basta Pilipino, qualified po. Pera niya po ito, binabalik na lang po sa inyo.
Ngayon, marami pa po akong gusto explain, pero napakahaba kung maubos ang oras natin. Ito na lang po, pakiusap ko yung kampanya ni Pangulo Duterte laban sa droga, korupsyon at kriminalidad. Tulungan po natin siya, please lang po. Alam nyo, malungkot, akala nyo masarap sa Malacanang, malungkot ang buhay sa Malacanang. Kaya umuwi kami ng Davao tuwing Biyernes, bumabalik kami ng Linggo sa Manila. Hindi lang yon. Aside sa pamalungkot, may multo po ang Malacanang. Sino naniniwala sa multo? Alam nyo, si Mayor Duterte, isang beses lang siya nakakita ng multo sa buong buhay niya. Sa Dumaguete. May Bisaya dito? Sus, kadaghan man di ay. Alam nyo, gusto niyang barilin 1992. Ito yung una niya, yung baril niya, nasa ulo niya yan parati. Inabot niya yung baril. Hindi niya talaga naabot yung baril. Kasi sobrang lakas ng espiritu ng kapre. Hanggang nawala na lang sa paningin niya, hindi niya talaga nabaril yung multo. So since then po, hindi na siya naniniwala sa multo. Ako naman po, hindi rin po ako naniniwala sa multo. Kaya lang habang nagkakape po ako sa Malacanang noong 2016, may mga waiter dyan, napakatagal na. Kinausap po ako, sabi niya, sir, unang waiter, may multo sa Malacanang. Nakaputi, white lady. Pangalawang waiter, isa pong sinabi, white lady, lalabas dyan sa kwarto ni Imelda. Pangatlong waiter, matapang, taga Caloocan, sabi niya, huwag kang maniwala dyan sa dalawang waiter, guni-guni lang nila yan. Pang-apat at pang-limang waiter, isa pong sinabi, may multo ang Malacanang, nakaputi. Kinilabutan po ako, tumayo yung balahibo ko. Sabi ko, isusumbong ko yan kay Mayor Duterte, kay Pangulo Duterte. So sabi ko, takbo ako kay boss. Sabi ko, boss, may multo sa Malacanang. Alam niyo, pinagalitan ako ni Pangulo. Sabi niya, Bong, duwag ka ba? Takot ka sa multo? Ako naman po, sabi ko, hindi naman sa takot, boss, pero sabi nila may multo sa Malacanang. Alam niyo, hindi lang dyan sa Malacanang. Nung unang panahon, 5 years old pa ako, pupunta kami ng Baguio. Sino nakapunta sa Baguio? Nakita niyo yung mansion sa Baguio? Di ba nakita niyo yan? Pangarap ko pong makapasok dyan sa Baguio, sa mansion na yan. 2017 of February po, first time namin ni Pangulong Duterte nakapasok sa Baguio, sa mansion. Alam niyo po, hindi na kami bumalik doon. Nag-hotel na kami. Unang tulog namin doon, kinilabutan po kami. Alas 12 ng gabi, nang lalamig po kami. Sabi ko, hindi kami makatulog. Inabot na lang ng alas 3 ng umaga. Kakaiba ang pakiramdam mo. Paikot-ikot ako sa kama. Ang lamig. Kakaiba yung pakiramdam. Tinawagan ko yung aide ko. Sabi ko, hindi ko na kaya. Hindi ako makatulog. Pakipatay naman yung... Hanapin mo, patayin mo yung aircon. Alam nyo po, inabot ng alas 5 ng umaga. Hindi niya napatay yung aircon. Alam nyo bakit? Walang aircon sa Baguio. Sobra. Walang si Raul maglalagay. De biro lang. Anyway, punta tayo dito sa ano ha. Balik tayo sa multo. Sinumbong ko kay Pangulo. Alam niyo, pinagalitan niya ako. Sabi niya, Bong, tumabi ka dyan. Kakausapin ko yung multo sa Malacanang. So lumabas siya, inayos yung pantalon. Sabi niya sa multo sa Malacanang, Hoy! Mga multo sa Malacanang, umalis kayo dito sa Malacanang. Ako ang presidente dito, bumalik kayo sa 2022 pag hindi na akong presidente, sabi niya. Hoy, multo, alis kayo! Bong, anak nang, pinalayas ko na yung multo sa Malacanang. Merong multo dito sa Krami, bakit may nagsasalita? Nek, mga kabataan, katuwaan lang to, intermission lang po ito. Basta, ito pong papakilala ko sa inyo, dati po siyang mayor sa Davao City. Pero city jail, sa kulungan. Walang iba kundi si Elsias Bugsad, Duterte II. Katuwaan lang ha, makinig kayo. Music. I am here because I love my country and I love the people of the Philippines. Of course, before I proceed,
To all the officers and members of the Philippine National Police, distinguished guests, my fellow workers in the government, mga minamahal kong kabataan, magandang umaga po sa ating lahat. You know, when I talk in oath and on office, my duty is to protect the Filipino people and preserve the nation. And that is my mandate. Yan ang trabaho ko. Kaya galit ako doon sa gustong sumira sa aking bayan, lalong-lalo na yung druga. Anak ng malapit nang maubos yung ngipin ko, dyan sa galit ko sa druga. You know why? Sinisira kasi ng druga ang kinabukasan ng ating mga anak. Sinisira ng druga ang kinabukasan ng ating bansa. And I will not allow that to happen. Talagang papatayin ko talaga kayo. My God, I hate drugs. Minto talaga kayo. Of course, itong corruption, kahit kaibigan kita, pag pumasok ka sa corruption, sipain talaga kita. Dahil hindi uunlad ang ating bayan hanggat may corruption sa ating pamahalaan. Of course, alam nyo, kasama ko yan si Bong. Yan si Bongo, he been working with me for more than 20 years. Anak nang, wala akong masabi sa tao na yan dahil yan si Bongo ay walang tanging bisyo kundi magserbisyo sa lahat ng Pilipino. Yan si Bongo. Eh, sabi ko, Bong, from my heart and my mind, you are the most appropriate person na makatulong sa lahat ng Pilipino nangangailangan ng tulong. Of course, in terms of a decision making, I never fail to consult to the person whom I trust and whose advice I valued. When I decided to establish a malasakit center in Cebu, Tacloban, and Iloilo, my longtime aide Bongo and his team became an instrumental in arriving a right decision through proper consultation. Kita mo ngayon, mayroon na po tayong 23 malasakit center sa buong Pilipinas. Kaya ngayon buong Pilipinas nakaguna. So, kung titingnan nyo yan si Bong, ang katawan niyan maliit. Pero pagdating sa serbisyo, sulit. Titigan yung kanyang mata singkit, pero siya ang taong mayroong malasakit. Anyway, ito na pahabain kasi mainit.